Hello po, Princess Annie! Hello po, bati po kayo sa ating mga Showtime Onliners. What's up, Showtime Onliners? Magandang tanghali sa inyong lahat. And I'm so glad that nandito ako sa show nyo ngayon. Thank you po for inviting me. And hi! I love the energy! Yes. Pero kumustahan muna po tayo, paano nag-celebrate ng New Year at kumusta siyempre ang inyong bagong taon? Ay, napakaganda ng pasok ng bagong taon sa akin kasi nag-release ako sa Spotify December 31, sakto, New Year's Eve. And then January 1, lumabas yung Mr. Presco. At the same time, meron na, din ako nalabas na cover song, a collaboration with Chuck Abella sa YouTube. So, ang ganda yung pasok ng bagong taon. Yun! Yes! Bongga yan. Pero ayun na nga, ano po bang pinagkakabalahan nyo po bukod sa pag-promote ng iyong first Spotify single? Ayun, balik na tayong trabaho kasi I am a clerk of court sa Municipal Circuit Trial Court dito sa Quezon, Palawan. So, meron tayong day job. Ayun, balik na pala. O, mag-hearing na ulit. Ganyan, ang dami ng paperworks. Ayun, Pero, ito, matanong lamang po namin, sino po ba si Princess Annie bago naman po pinasok ang music industry? Aside po doon sa nabanggit nyo na kayo po ay may day job. Si Princess Sunny ay just a simple Palawenya. Artistic talaga, 'di ba? Very energetic dito, active sa social life niya, like active sa mga organizations, sa Singles for Christ and then sa theater kasi dati rin akong UP Dulaang Baguio sa Dulaang UP Baguio. Wow. So doon and then estudyante and yeah, lover of life, yun. Yun, lover of life. Ah, lover ganda life. Naman ng love lover that. Of I life. I love that. Oo, ang galing. Oh, pero ito po, balita din po namin ay isa po kayong certified beauty queen po. Aba! Pero, may connection po ba itong pangalan yung Princess Annie? Siyempre, tawag po sa inyo bilang mutya ng Palawan o prinsesa ng Palawan. Ang nakakatawa kasi, dito sa name na Princess Sunny, ang tawag talaga nila sa akin kasi Sunny boy, ganun. Boyish kasi talaga ako. Oh. Eh, napaka masculine ng name ko. Eh, pero gumawa kami ng banda na pangalan Princesa, which derived from the Princesa ng Baybay. Yun yung legend ng Puerto Princesa. Kung nakapunta na kayo sa amin, siya yung nandun sa Baybay, Baywalk na statue. So, sabi ko, i-combine ko kaya yung Princesa sa name ko. And yun, Princess Annie, naging feminine siya tuloy. And sakto lang din na... Bumagay talaga. Yes. Tinawag nila akong mutya at prinsesa ng Palawan. Sabi ko, wow. Cute! Oh, bumagay. Yeah. Bumagay siya. Naging feminine tuloy. Pero tipo, yes, kwentuhan niyo naman kami paano ba nagsimula yung pagkanta niyo at pagsusulat ng kanta. Samantalang ang kinuha niyo pong kurso ay journalism po, di ba? Journalism, yeah. Yes po. Nung bata pa kasi ako, ang una ko talagang love, dancing. 3 years old ako, nagda-dance na ako. Siguro dahil yung daddy ko, dancer. Pero nung mga 5 years old, naririnig ko yung sarili ko nag-hum along with tape. ng mga Sound of Music, yung mga ganun na mga classics. Tapos sabi ko, parang tama. So, yun, sumali ako sa choir. And from there on, I continued singing. And yun siya. So, as naman sa journalism naman, sa UP naman kasi napaka variety of activities there. So, member ako ng UP Tinig Amiana, na-develop din doon yung musicality ko. So, siguro yung simula ng pagkanta. Nagkaroon ng connection doon sa kurso din, pag susulat din. Lalo kasi, sir, yes, yes. Sa practice namin sa mga broadcastcom subjects namin, meron ding paggawa ng jingle, tapos aarte ka rin doon, di ba, sa radio dramas. And so, kasama rin siya. So, parang all around na din pala. Na-train na along the way. Yes. Pero ito, saan po ba galing ang interest nyo o hilig nyo po sa music? Meron po ba sa family ninyo na namana ninyo? O namumukod-tangi po kayo talaga na may interesado sa musika? Hindi naman. Yung daddy ko magaling sumayaw. And then mayroon akong tito na magaling kumanta at saka mag-songwrite at saka medyo malayong part ng Basinyo clan, yung sa lola ko. Tito ko si Ellie.
Helly Bendia. Bendia. Hoy! Kaya naman pala. Hindi ko siya nami-meet in person na sa Basinyo Clan Reunion, but ano siya, pamangkin siya ng lola ko. Tapos yun. And then all of my cousins, even my brothers, ay musically inclined. Yun nga lang, talagang passion ko to, siguro kaya talagang binigyan ko siya ng oras para ma-develop since I was a kid. Ikaw yung nag-pursue. Ikaw yung nag-pursue talaga. Oo. Gusto niya po talaga. Oo, parang gusto ko mag-perform. Ayun. Oo, tama. Pero nabalitaan din po namin na ikaw daw po ay accidentally na nakapagsulat po ng isang kanta noong 10 years old daw po kayo, noong high school songwriting competition niyo po. Ano po bang title nitong song po na ito? And tungkol saan po? Nung 10 years old kasi ako, alam niyo naman yung mga bata, pinapag-ugas yun ng pinggan, di ba? Pinag-house, di ba? Karilig naman tayo lahat. I was cleaning the dishes, and then meron kasi akong parang click or barkadahan nung elementary na masyado kong close, until now, mag-close kami. Mm-hmm. Nag-hum lang ako ng melody, then kasi yung nagsusulat na rin naman ako ng poetry, bigla ko siya nilagyan ng lyrics, so sabi ko, kaibigan, ikaw ba'y nalulungkot, namumulila. And then, tuloy-tuloy na siya. So, natapos ko yung hugasin, may isa na akong kanta. I was 10. Tapos, hindi pa ako marunong mag-gitara noon. Nung natuto akong mag-gitara, sinali ko siya sa isang songwriting sa high school namin, sa Palawan National School. It won second place. Wow! Tapos, first time ko yun. I was 15. And then, may competition national. Ni-represent ko yung school sa YMCA National Songwriting Contest sa Baguio. And nanalo rin siya doon, second place. First time ko sa Baguio. First time ko rin mag-perform sa national level. And first time ko rin nanalo. So, yung galing. Nakakatuwa. Makapaghugas ngayon ng pinggan at baka makabuo din tayo. Makachamba tayo. Pero, Miss Princess, di ba nabanggit nyo nga po about sa Songwriters Guild nyo po na at co-founder po pala kayo ng Palawan Music Artists Guild. Ano po ba ang mission at vision ninyo para sa inyong organization? This Palawan Music Artists Guild ay isa siya sa mga organization na naglalayon to strengthen the musical creativity of Palawenyo youth or young musicians. When we organize it with the senior musicians dito sa Palawan, ang gusto namin talaga sa kanila, ilabas yung originality nila, yung original sound. Kumbaga, yung mga banda, sana hindi lang sila puro cover, kundi gumawa sila ng sarili nilang tunog. And mind you, if you know the band Whoopies, na nanalo sa isang band competition, and I think naging ano rin sila, naging label artist din, doon sila galing, doon sa mga pabanda namin, rock mga band contest namin before ng Palawan Music Artists Guild. And then yung halos lahat ng mga sumali doon, nakakatuwa kasi naunahan nila ako magka-album. Meron na sila, nauna sila sa akin na karoon sila ng album sa Spotify, and mas nauna silang naka-produce ang sarili ng mga songs. So, I'm so proud kasi pagbalik ko dito sa Palawan, ito yung mga bata before, pero may sarili na silang sound. Meron na silang sariling, album. Nakaka-proud siya. Yun siya. And it's your time naman ngayon kasi syempre, ayan, nakapag-release na kayo ng sarili niyong song naman. Oo. Pero ito, ma'am, medyo maiba ako ng kaunti. During the pandemic po, ay nakasulat ka ng song titled Celos. Ano ang feeling ng kanta na yung one of the top songs ng Madhouse Radio at Ogie Alcacid's OPM Night Hits? Ano po feeling nun? Nakaka-proud. Pero ito lang, correction lang. Yung Celos kasi is a 10-year-old song. Nag-re-emerge siya nung pandemic. Actually, na-discover ako sa Madhouse because of the song Celos. Kasi naging top 1 siya within a week. Pinasa ko siya and then nag-top 1 siya. Hindi ko rin alam kung bakit. And then, nung pinasa ko rin siya sa OPM Nights kay Sir Ogie Alcacid, nag-top 10 din. So parang, anong meron tong Celos na to? Bakit masyadong namahal ng mga listeners? Pero it's really, para siya nag-re-emergence ng pandemic. So nakakatuwa kasi yung song na Celos is very tragic yung pinagmula ng experience na yon, pero ang ganda ng naging result. Nakakatuwa talaga, promise. So medyo nakaka-overwhelm. Congratulations. Congrats po. Yeah. Alam nyo ba na nung December 31 ay may pinaputok at ni-launch itong si Madam ng first Spotify release niya na single na Mr. Presco? Oo. Tungkol po ba sa Mr. Presco at ano po ang inspirasyon niyo sa kantang ito?
personal siya na ano experience, and may certain tao talagang Mr. Presco. Pero ito ay isang pagmamahal sa isang GGSS, you know. Oh. You're so vain. Yung mga ganong tao. But ang ano lang, ang twist lang talaga nito, yung singer would love you the way that you are. If you only see yourself as kind-hearted, then hindi ka lang vain. So parang, bakit ako in love sa'yo? Kasi yun yung pinaka, ano din, yung pinaka lesson ng Mr. Presco is you can love the person the way he is. Mm-hmm. The change will be on him, not on you. Parang ganun siya. Wow. Wow. Lalim doon. Ang message ng song. Pero yes. In a very fun way. Kaya natutuwa din ako. It's actually a 10-year-old song din siya. Ang tagal, di ba? Ang tagal nang hinintay ko para ma-produce yung Mr. Presco. And I would say it's worth the wait. Yes, of course. Totoo po. Yes, of course naman. Oo. Pero ito na nga po ang iyong panahon para i-promote po ang Mr. Presco. Sa ang digital platforms po ba available po yan bukod sa Spotify? Ah, yes. Available din siya sa YT Music, sa YouTube Music, and then Deezer, iTunes, ano pa ba? Yun yung mga nakalagay sa kanya sa Spotify. And then, please wait po sa official music video na Mr. Presco, because it's gonna be fun. Kung natuwa kayo sa video performance kanina with Sir Obet Rivera, siya po kasi yung nag-arrange niya. Mm-hmm. Singer, songwriter, senior musician, sorry Sir Obet, from Singapore. Singapore-based po siya. Aabangan ng lahat yan. Yes. At, nakakatuwa kasi yung proseso ng pag-areglo niya ni balitan lang kami kasi sa Singapore siya, nasa Palawan. Yes. Oo. Yes. Aabangan natin yan. Yes. Ayan naman ang social media accounts niyo po. You can follow me sa aking FB page, Princess Sunny, and YouTube page, Princess Sunny, at meron din ako ngayon Twitter, nag-start pa lang ulit ako, and Instagram din, the same name, Princess Sunny. So, how about thank yous? Go ahead. Yeah. I would like to shout out po sa lahat ng nanood, especially to my family, yung mama ko at my brothers are watching now. And special thanks sa Island Studio kay John Warney na pinayagan ako mag-live dito ngayon sa studio na. And shout out sa buong Palawan. I know that you're watching, especially yung mga organizations na kasama ako. Shout out sa UPAA and Singles for Christ Palawan. Thank you din sa nakita ko yung mga kapwa ka songwriters nandiyan din sa Slim Family, sa Pinoy Online Radio. Thank you po kasi sila rin yung nag-produce sa Mr. Presco. And thank you din po, nakita ko rin po yung Madhouse Family nandiyan din po sa baba. And special thanks kay Den and C and sa mga tropa ko pong songwriters and friends. Yun! Thank you so much, po! Thank you! Yay!